So, maayong adlaw po sa ating lahat. So, ngayong araw po na ito ay ating i-demonstrate ang kung papaano po gagamitin ang bandlove.com. So, syempre po, dapat ay nakapag-login tayo ng ating mga accounts sa bandlove.com. At syempre, ito po ang lalabas kapag po nakapag-login na tayo. As yan. So, as you can see po, marami po tayong mga nakalagay na mga work or project po na nariyan sa aking account. And of course, ang atin pong bandlove ay ginagamitan ng internet, kaya naman with the use of internet ay makakagawa tayo ng ating project na ating isang music. Ayan. And of course, ito po ay maaaring i-access gamit ang internet, gamit ang laptop, gamit ang personal computer, and also pwede rin po ang ating mga cellphone. Ayan. So, una po nating gawin ay pindutin lamang po natin itong create button. Ayan. Ayan, hintayin po natin. Ayan. So, ito po ang lalabas kapag po pinindot natin ang create button. Ayan. So dapat po ay nakapag-record na tayo ng ating music or ng ating instrumental using other devices like cellphone. So, pwede po yon. Or pwede rin naman po na direct po tayo ditong mag-record ng ating instrumental dito sa BandLab. So, since nakapag-record na po ako using my cellphone, ay i-import ko na lamang po ang audio na aking ginawa or na aking in-record using my cellphone at na-i-transfer ko na po ito dito sa aking laptop. Kaya naman po, i-import ko na lang po yon dito. So, pindutin ang import at iyan po, lalabas kung saan ninyo isinave ang instrumental ay doon po ninyo ito hanapin. At ito po ang aking instrumental. Ayan. So, ayan po, pakinggan natin. Ayan, so malinaw po ang ating instrumental at paalala lamang po, gumamit po tayo ng headphone or earphone bago tayo mag-record ng ating mga vocals. Dahil kung hindi po natin gagamitin ang mga headphones or earphone sa paggamit ng sa pag-record ng ating vocal, ay maaaring ma-capture din po ng ating recording ang sound na manggagaling sa ating laptop. So, para po hindi magkaganon ay gumamit po tayo ng headphones, ng earphones, ayan. And of course, para mas maganda po ang recording po ng ating vocal, ay pwede po tayong gumamit ng condenser microphone. So, ngayon po, ang gamit ko lamang po ay ang microphone ng aking headset or ng aking headphone or ng aking computer. Ayan. So, ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-mix ng dalawang track. So, ito, isang track na po ito. So, sa isang track po na ito, maaari pong marami tayong gawin. Pwede nating i-cut, i-copy, delete, or i-slice. Ayan. Pwede rin po nating i-denoise. Itong denoise po na ito kung saan, kung meron pong mga extra noise na naririnig sa ating recording, ay maaari po nating alisin iyon sa pamamagitan ng denoise. Ayan. So, since ang aking pong recording ay malinis na po ito, so hindi ko na kailangang i-denoise pa. So, mamaya, kapag po tayo nag-record ng ating vocal, ay maaari nating i-denoise iyon dahil raw recording po ang gagawin natin ngayon. So, add lang po tayo ng track para sa ating vocals. Ayan. So, ang pipiliin naman na po natin ngayon ay itong voice and audio. Kung saan, capture your voice or any sound. Kaya naman po, mas mainam po na gumamit po tayo ng headphones and condenser microphone or any kind of microphone that will result to quality audio. Ayan. So, pindutin natin yan. So, ayan po. Ito na yung ating pangalawang track. At kapag po nag-record tayo ay pindutin lamang po natin itong red circle na ito kung saan ito po ay nag-i-indicate or nagsasuggest na ito po ay button para sa recording. As you can see po, sinasabi din po sa atin ng BandLab, start recording. So, ito lamang po ang pipindutin natin para makapag-record po tayo ng ating sariling kanta, ng ating vocals. Ayan. So,
ito po ang ating pindutin. Pindutin po natin. Ayan. Open your hearts and then your minds. Make a big smile because English is fun. Look at your notes, listen to us. Learning is fun because English is fun. Words and language is what we should learn. Listen to us and surely you'll learn. Open your hearts, then your minds. Make a big smile because English is fun. Ayan, so nakapag-record na po tayo ng ating vocals. Ngayon po, pakinggan natin at suriin natin yung ating ginawang recording. Open your hearts and then your mind. Okay, so nakita natin na hindi po nagsakto sa beat ang ating vocal. So, kailangan po natin i-adjust yan para magsakto po. Open your hearts and then your minds. Make a big smile because English is fun. Look at your notes, listen to us. Learning is fun because English is fun. Words and language is what we should learn. Listen to us and surely learn. Open your hearts, then your minds. Make a big smile because English is fun. Okay, so ayan po, narinig natin ng buo, maayos po ang ating recording. Kailangan lang po natin ng denoise para mas maging malinaw po ang ating vocals at maalis po yung mga excess noise. Ayan, so pinindot ko na po ang noise, ayan, denoise pala, ayan. Gawin natin dalawang pindot para mas madami pong, mas malinis ang ating vocals. Ayan. So, dito po sa part na ito, pwede na nating i-cut or i-slice para yung instrumental lang po yung maririnig. Ayan. So, i-slice natin. I-slice po natin dito sa part na ito or i-cut natin yung part na ito. Ayan. So, i-cut, i-slice natin. And then, ito i-select natin. Then, delete natin. Para nang sa ganun po, itong part na ito ay hindi na magkakaroon ng iba pang noise. So, in here, nakikita naman po natin yung sound wave. So, pwede natin i-adjust yan. Para lang sa ganun po, ay yun lang, dun lang sa part na yun, maririnig ang unang vocals. Open your hearts and then your minds. Okay. So, okay na po. Na-denoise na po natin. So, marami pa po tayong pwedeng gawin sa ating mga track. So, una, na-denoise natin kung saan natanggal po natin yung mga excess noise o yung mga hindi naman magandang pakinggan sa ating vocals. Ngayon, dako po tayo dito sa effects. Effects, ayan, FX, effects. Effects po ng ating mga, ayan, tracks. So, kailangan nakaselect po itong track na to para malagyan natin ng effects. So, ayan. So, ayan, marami po tayong mga effects na pwedeng gamitin. So, dito lamang po sa mga presets, marami tayong pagpipilian. And usually po, ayan, try nating ilagay itong punchy rap, ayan. So, ganyan po ang English is fun. Ganyan po ang
tunog niya. Ngayon po, ang piliin naman po natin ay ito, Large Studio Reverb. Ito po kasi yung karaniwan kong ginagamit kapag po ako ay nag-mimix or nag-re-record at nag-mimix ng tracks. Ayan. So, dito, pwede pa rin po nating i-manipulate ang presets ng effects na Large Studio Reverb. Usually po ako, inilalakas ko po ang vocals ko na ito. Ayan. So, para mas malinaw pakinggan. Open your hearts and then your minds. Make a big smile because English is fun. Okay, so narinig natin na mas lumakas po ang ating vocal. Pero kailangan sa pagmimix po ng ating music ay pakinggan natin yung ating instrumental at vocal sounds. Kailangan mag-complement po sa isa't isa. Open your heart. Okay, so medyo malakas pa rin po. Bawasan natin ng konti. Ayan. Open your hearts and then your minds. Make a big smile because English is fun. Look at your notes, please. Okay, so ayan. Para sa akin, okay na po yung ganyang lakas ng ating vocals. Ayan, medyo lagyan lang natin ng konting reverb para mas magandang pakinggan. And then your minds make a big smile because... Ayan, so that is the Large Studio Reverb. Ngayon po, kung gusto po nating lagyan pa ng iba pang beat ang ating instrumental, pwede pa tayong mag-add track. Pwede po tayong gumamit ng instrument. Kung gusto natin pang lagyan ng iba pang flavor ang ating music. So, try natin pong maglagay ng instrument. So, pindutin natin ang instrument po na ito. Ayan. So, tulad ng sabi ko po sa inyo, marami po tayong presets na pwedeng gamitin or pwede tayong gumamit ng mga iba't ibang instrument dito sa BandLab kahit wala naman po talaga sa atin yung pinaka-instrument na yun. Kaya nga po ito tinawag na Digital Audio Work Station. So, kapag pinindot ko po ang Z button, ayan, Z, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Ayan. So, yan po ang tunog niya. Para talaga siyang merong piano. Okay? So, yan po ang ating piano. So, para sa akin po, gusto ko ay medyo mataas yung pitch. Kaya, itaas natin yung octave niya. Ayan. So, konti pa para ayan. Pwede rin po tayong mamili ng iba pang instrument tulad ng mga percussions like this one, bells, ayan, bleep, perk, clap, slap, ayan, marimba, ayan, ayan. So, try natin yung marimba, ayan. Ayan, so sasabayan lamang po natin yung beat ng ating instrumental. Try natin. Okay, so that is my sample po. Okay, so narinig natin medyo nahuhuli siya. So, kailangan nating i-adjust. Pero sa akin po, this is just a demonstration. So, yan po kung paano ko na ipakita gumamit ng iba pang instrument dito sa BandLab. Kaya naman, para sa akin po kasi yung paggamit ko ng ukulele na yan ay enough na. I like it that simple. Pero kung gusto nyo po ng medyo mas makapal na texture ng music ay pwede pa kayong mag-add. Pero sa akin po, ang instrument ng piano ay hindi na po necessary dahil para sa akin ang dalawang track po na ito, instrumental at vocal, ay okay na. So, i-mute na lamang po natin ito para kahit hindi po natin i-delete ay hindi po siya maririnig. Ayan. Open your hearts and then your minds. Make a big smile because English is fun. Look at your notes, listen to us. Learning is fun because English is fun.
arts and language is what we should learn. Listen to us and surely you'll learn. Open your hearts, then your minds. Make a big smile, because English is fun. Okay, so okay na po yung ating mixing para sa akin. Ngayon, i-redeem po natin. Lagyan natin ng name, ayan. So, ito ay English is fun. Ayan. And then, i-save po natin. Ayan, tulad ng sabi ko, para ma-export natin siya, kailangan nating i-save. So, meron tayong save and then publish. Publish natin siya kung gusto nating i-share sa mga tao sa BandLab mismo, dahil ang BandLab po ay isa ring social platform na pwede nating i-share ang ating mga gawang music, and also we can follow other artists. Ayan, so pwede tayong makipag-collaborate and then makipag-connect sa iba pang mga musicians sa BandLab. So, as for myself, i-save lamang po natin yan. And then, kung gusto na natin siyang i-export, punta lang tayo dito sa file button. And then, i-download po natin as mixdown as. Ayan, mixdown as. And then, ayan, magsisaving ulit siya. Mag-create siya ng mixdown. Kung saan ipag-mix niya na yung dalawang track na ginamit natin. So, hintayin lamang po natin hanggang sa maging 100% na ito. At tingnan natin kung ano ang lalabas sa ating screen. Ayan. So, ayan po ang lumabas sa ating screen. Marami tayong pamimili ang mga format na pwede nating gamitin. So, dito po meron tayong WAV or yung wave format po na sinasabi natin. Ito po ay walang compression. Amazing sound, larger file. So, usually po, kapag gusto natin ng mas magandang tunog, ayan, so walang compression, itong waveform. Ngayon naman po, meron tayong MP3 kung saan great sound while still lightweight. So, itong MP3 po na ito ay kung gagawa po kayo ng inyong mga outputs sa music, ayan, kung gusto nyong maging output sa training natin ay music, ito po ang piliin ninyo. Okay? Kasi hanggang 2.7 MB po. Let's say, mga ganyan ng size ng mga MP3 na pwede nating i-share via social media platform. Na kung saan magaan lang siya, pero maganda pa rin yung sound. At meron din po tayong AAC. Ayan, lightweight na po siya. Pwede po for streaming. AAC pa din, may Zoom. Ayan, great for sharing. So, para sa atin po, ito ang piliin natin, MP3. Ayan. Kapag pinindot po natin ang download, ayan, mada-download na po siya, ma-export na po siya as MP3. So, ganun lamang po kadali ang pag-mimix o pagre-record, ayan, pagre-record, pag-mimix, at pag-export po ng ating tracks sa BandLab. At ganyan lamang po kadali mag-compose ng music using our music software na BandLab. Ayan. So, hintayin po natin kasi medyo may kabagalan po ang ating internet connection. Ayan. So, dito po sa BandLab, i-explore nyo lang po ng i-explore, at mas marami pa kayong matututuhan. Kasi po, parang ayan, parang si Dora the Explorer, kasi gusto natin ng learning, di ba? So ayan. So habang hinihintay po natin 'yan ay pag-usapan po natin na sa ating training, kung gagawa po kayo ng inyong output at napili niyo pong output ay ang paggawa ng o pag-compose ng music ay MP3 po ang gamitin natin para po hindi mabigat, pero maganda pa rin ang quality ng sound. Ayan, so medyo nagkakaroon po tayo ng problem sa ating internet connection. Kaya naman, ibalik natin. Ayan, so tapos ulitin natin. Ayan, mix down. Okay, so medyo nagkakaroon nga talaga tayo ng technical problem. Internet connection ang problem po natin dito. Ulitin natin.
Ulitin-ulit natin. Ayan, so ito na, lumabas na. So, pindutin ulit natin ang MP3 na may makapag-download na tayo. Ayan. Ayan, kapag ka po na-download na natin yan, MP3 na po ang labas niyan. Mapiplay na po natin siya using music player. Ayan. So, I think na na-download na kaya yon. Pero I think isa pa ulitin natin. Dahil dapat mawawala yung... Ayan, ayan. Okay. So, na-download na natin ang ating MP3. O, see? Ngayon, medyo lumakas ang internet. Nagka-www na po ang ating di-download. Ayan. So, back na natin. Since nakapag-download na po tayo. So, ganun lamang po kadali makapag-produce ng music using BandLab. So, pakinggan po natin. Ayan, so pakinggan natin. Okay, so yun po ang ating na-produce na music using our BandLab. Ngayon naman po, kung gusto natin i-master yan, mas pagandahin pa po ang tunog. Ayan, so dito, pag in-exit nyo po doon sa may mix editor, pindutin nyo lamang po itong tatlong dot na ito para makita yung mastering. Ayan, i-X natin ito. And then mastering, ayan. So yan, makikita natin yung iba't ibang sound na pwede para sa ating music. Ayan, so meron, ayan, medyo nagkakaroon ulit tayo ng technical internet difficulty. Ayan, ayan. So ito yung original sound. Ngayon kapag minaster natin siya, ito yung tunog ng universal. Open your hearts and then your minds. Make a big smile because English is fun. Okay, so pakinggan naman po natin yung fire. Ito na may tunog niya pag fire. Look at your notes, listen to us. Learning is fun because English is fun. Oh, as compared po sa universal, medyo mahina po si fire. Ngayon po, dumako tayo kay clarity. Ngayon. Words and language is what we should learn. Okay, so parang halos magkaparehas po si universal at clarity. Ngayon, si clarity po ay mas malinaw pagdating sa music, pagdating sa sound, kaya nga clarity. So, si universal po ay medyo may kalakasan kaysa kay clarity. Ngayon, sa tape naman po, ganito ang tunog. Listen to us and surely you'll learn. Open your hearts, then your minds. Make a big smile because English is fun. Okay, so yan po yung tinatawag nating mastering. Ngayon po, ang usually ang ginagamit ko dyan itong universal at clarity. Pero as for now po, clarity po ang ating gamitin at pwede na natin siyang i-download using this button. Ayan. So, ayan po, na-download na po natin siya. Ganun lamang po kadali ang pag-produce ng music gamit ang BandLab. Sana po ay meron kayong nasundan nyo kung paano mag-compose ng music at kung paano ba pagandahin ang ating mga recording. So, I hope you learned something from me and maraming salamat po sa pakikinig at sa pag-participate sa ating training para sa araw na ito. Ayan. So, magandang araw po at
paalam po sa ating lahat. Thank you!